For today's video mga kapadyak, no, magre-refer tayo ng kalan o yung gasol kasi mahina yung buga ng apoy. So ganito yung mga kapadyak, mayroon kayong mga sirang ganito na mahina yung siga ng apoy ninyo. Ito halimbawa ganito, kailangan ninyo itong repairin mga kapadyak kasi barado na ito sa loob. Kailangan natin linisan yung mga baradong mga mantika na nagmumuo doon sa loob nito at kailangan natin buksan nito mga kapadyak. Let's go. So ito muna yung ating unang tatanggalin dito mga kapadyak, no. Pagpasinsahan nyo na mga kapadyak kasi yung kalan natin kay kalawangin na medyo napag-iwanan naman ng panahon ito mga kapadyak. So ito lang muna unahin natin tanggalin itong bali ang lock nito mga kapadyak, yung thread type yung lock nito mga kapadyak. Kailangan na natin itong kalasin mga kapadyak. Kasi ito mga kapadyak, parado na yung regulator na yung dinadaanan ng gasol galing sa tangke. Kaya mahina yung labas ng apoy dito sa butas natin na ito. Ito. Sa burner. Kaya ang gagawin natin mga kapadyak, re-repairin natin at tatanggalin natin yung barado dito sa loob ng regulator na nagaanan ng gasol. Let's go! So yung una natin gagawin mga kapadyak, no? Tatanggalin muna natin to. Tapos ito. So unahin natin tanggal to. So bali mga kapadyak, no, kailangan natin tapusin tong video na to mga kapadyak. Subaybayan nyo hanggang sa katapusan ng video na to mga kapadyak para makuha nyo yung tips o yung test strategy ng pagtanggal o pagbalik ng mga tornilyo. Kuha tayo ng screw. Buklasin natin to. So yun, tapos natin tanggal, natanggal natin to. Titihayaan natin tong silin. Yan. Tanggal na siya. Tapos hugutin natin pa labas. Ayan. So ito mga kapadyak, no, tatanggalin natin to, itong dalawang tornilyo. Tapos ito babaklasin natin to. Unahin natin to maklas. Tapos itong spring tanggalin natin para mag-linisan natin itong regulator. Itong regulator sa limita natin ng oil. Limita natin ng oil para mas malambot. Mas pila na natin.
Ayan. So, ito yung lock dito sa ito. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin, linisan natin ito. Meron itong thread. So, yung tools na dapat na gamitin natin ito mga kabadyak, no, is screwdriver, brush para panginis, saka yung long nose plier, kutsilyo, at yung karayom na panginis natin pang tuso. Kailangan din natin ng mantika na pang lagay natin sa butas para madulas at matanggal yung mga flawang. So, kailangan natin ng pang tusok dito sa butas. Ayan yung butas, oh. Ito nyo guys. So, kailangan tatandaan nyo yung pagbaklas nyo para yung pagbalik ninyo hindi kayo mahirapan. So yun guys, oh. So yung spring, ganun lang. So ito guys, no, kailangan nyo lang ng kerosene or gasolina na panglinis dito sa mga gamit ng silin ito para maugasan ng maayos at malinisan mo po yung mga mantika. So ito guys, gamitan lang natin ng blower or kung mayroon kayong compressor, pwede rin. Compressor. Malinisan siya guys. Tulak natin. O guys, yung pagbalik ha, tandaan nyo. So yun guys, no?
tapos yung sa ignite niya. Yan, siga yan. So dito na part guys, dapat alam nyo to, itong position na to dapat naka-close po, yan naka-close. Make sure na tama yung pagkabalik ninyo guys. So regulator. So balikan natin siya ng ganun. Ito natin ang lungos. Oh, please. Ayan yung spring. So yun, nabalikan natin yung spring. Lock lang ito. So balikan natin yung tube. Make sure yung pagbalik nyo guys is alam nyo yung pagbalik. Tandaan nyo lang yung pagtanggal nyo. Haya.
So, kabit na natin ang burner. Ang pagkabit nito guys, dapat nakasintro siya dito. Ito. Itong butas na to, dapat dito sa gitna. So, ganun ninyo. Sabihin ko ito, itong galing sa gasol na butas, yan, dapat sintir siya, dito siya nakalagay, sintro. Lagyan natin, tapos yan, yung butas, ito yung butas, shot mo ito, itong gitna. Ganun ka pa Jack, pag nilagay nyo na ito, lagyan nyo lang ito sa sintir. Ito, ayan, taba, ito, tapos ito, center nito, so ganoon lang, ano, ayan, pasasok nito, ito, tapos, lock nyo nito, ito, hindi sa likod, ayan, itong lock niya, dapat silado ito. Yan. Dapat ang close yan. Dapat ang kasilado ito. Yan. Dapat di siya naka-open. Ganun. Yan o. Dapat di siya naka-ganito. Dapat close. Yan siya. Yan. So guys, ibalik na natin yung burner at yung gasol. Fix nyo ng maayos. Dapat yung maayos ang pagkalagay para hindi lang singaw. Sentro. Tapos pasok nyo rito sa butas mga kapadyak. Ayan o. Ayan. Wala na siyang lock kasi hindi ko na nilagay ng lock. So, lagay natin yung ano mga kapadyak. On. Ayan. On natin yung gasol. On natin. Ayan. So, try natin kung successful yung ginawa natin. Ayun. Successful nga. Tingnan mo. Lakas na. Success. Ilagay natin yung burner. Yan. Subukan natin. Lakas na siya no. Hindi na siya barado. Hindi katulad kanina. Hindi pa natin lagay itong kaldero. Oh, lakas na siya.